Bakit mo pa kinahan yung expired na? Kasama rin to sa biniyaran ko. Teka. Saan ka pupunta? Linisin mo muna to. Oo. Paano ba kayo nagre-recycle? Hindi ko alam. Hindi ko ginagawa yun eh. Ano ba ang pangalan mo? Ano? Anong tawag sa'yo ng ibang mga tao? Nakalimutan ko magpasalamat. Pinatuloy mo ako sa bahay mo. Haba naman ang pangalan mo. Huwag ka na magpasalamat. Ginawa ko lang to bilang kapalit. Kapalit ng bean powder mo. Di ba para sa ate mo yan? Tinawagan ako agad ng hotels after I booked your flight papuntang US. Kung sakaling hindi ka pa raw nakapag-book ng hotel. Gusto nilang doon ako mag-stay? Oo. Oh. Just because engaged na siya sa president ng RS International, pakiramdamin siya holder na siya ng Empire Group. May problema ba? Wala po. I-decline ko na lang ang offer nila. Ito na ang guest list ng family party. 51 attendees kasama ang mga pamilya nila. May soft copy rin kayo sa email ninyo. Kung in-email mo na pala sa akin, bakit mo pa ako binibigyan ng hard copies? Nasanay kasi ako kay Chairman. Sinabi ko na rin sa kanya ang tungkol sa biyahe ninyo. Bakit? Hindi ko ba kayang sabihin yun sa kanya? You know, minsan iniisip ko kung sino talaga ang tinuturing at kinikilala mo na amo. Ako ba o ang father ko? I work for the entire Empire Group. Is that so? Mr. President, sa itsura niyo yan, para kayong lalaking nagagalit sa girlfriend niyang two-timer. Mali yung iniisip mo. Pinapayuhan lang naman kita na huwag masyadong maging tapat sa iisang amo. Dahil baka mapahamak ka rin kapag tuluyang mag-retire ang chairman. Thank you, sir. May iba pa kayong advice? Hindi ka man lang natakot. I'm sure tinuro din yan sa'yo ng father ko.